Hi guys! Welcome back to my channel. Today's episode, ito medyo favorite ko tong sinesearch sa internet. Tuwang-tuwa akong nakikita yung iba't ibang klaseng babae na may iba't ibang klaseng bag. So alam niyo na, ang ating episode today is a non-saucy bag collection. So, medyo disclaimer lang guys. Siyempre, hindi to a high-end katulad ng mga napapanood ko. But, I wanted to share kung sa mga, you know, typical na mga girl na anong klaseng mga bag meron sila. Today, gusto kong i-share sa inyo kung anong mga klaseng bag meron ako. Most of these bags, karamihan ng mga bag na to talagang binigay lang sa akin. So, mag-start ako dun sa kauna-unahang bag na binili ko ng hulugan. So, this is the first bag na binili ko. I have this bag for over ilang years na ba? 5? So, this is the first one. Kung gusto nyo, purple, 66. Joke lang. Ito yung natatandaan ko pa sa kaibigan ko. Kasi, sabi niya, kung gusto ko daw, ito yung coach to. 6,000 ata bili ko dito dati. Ano yun, hulugan? Girls kasi talagang, minsan, syempre, gusto mo ring magkaroon. So, yun na nga. So, this is the first bag. Na hindi ko na rin siya masyado nagagamit. Pero, favorite ko to. So, hindi ko mapakawalan kasi binili ko talaga to. At, hulugan pa, 6,000. So, at ang cute niya, 'di ba? So, in good shape pa po. Meron lang siyang konting joke lang. Parang lang 'no, nagbebenta. So, ito 'yan, guys. So, 'yan. Oh, ang dami ko lang naging bag. Pero hindi ko 'to matapon-tapon. Oh, may nag-a-arbor. Actually, hindi 'to talaga yung bag na ano. Ito eh yung sister ko pag nagpapadala siya. Ang nakalagay dito sapatos. So, tas nakita ko sa kanya kasi Vans. Tas ang ganda niya, parang mga, diba, kung mga Hawaii-Hawaii na something ng ganyan. Diba, ang cutie niya. So, yan. Isa to sa mga hindi ko mapakawalan. Siguro nga, parang lalagyan lang to ng sapatos. And then, diba, ganda. Yan, oh, Vans. Ito, cute lang niyang liit, oh. Minsan kasi natatamad ako. Gusto ko yung cellphone ko lang. Tapos, di ba, nauso yung mga maliliit-liit lang na parang, saan ko ba ito nabili? Okay, so, say ko sana ito pala, maganda siya. 500 ko lang siya nabili. Minsan, di ba guys, it's not the price, di ba? Minsan, parang able ka naman bumili. Lalo na sa iba, na basta may nagustuhan siya, kahit hindi mahal, pero cute, di ba? Pinupush natin. So this is one na isa ring favorite ko na hindi siya masyadong kamangalan pero cutie siya. Ito, nakita ko lang siya sa, kasi nung 10 years ko sa company, merong pa 10,000 plus na parang voucher si company sa mga katulad kong matatagal na. So, meron, isa to sa mga in-order ko na remembrance ko for 10 years na nagtatrabaho. Hindi ko alam tapos niya, pero nagandahan ako sa kanya. Parang kong party. Diba? Ang cutie niya. Yan. Pero yan, daming humihingi nito, pero favorite ko to. Herschel ata to. Yan, Herschel. Pero matagal na rin siya, siguro. Hindi naman, mga 3 years. Okay. Tsaka, yan na. Diba? Ang cute niya. Ito isa sa favorite ko pagdating sa mga napsa. Oh, favorite ko rin ito. Dalawa siya. Ganon, hawak. Pwede din siyang ganyan. Binili ko to nung nagpunta ako sa Korea. Mura lang siya doon eh. Kung dito, 500 lang or 700. Tapos ang cute niya. Parang pag party. Pwede mo itong tanggalin. Tapos pwede mo itong iganito lang. Diba? Ang ganda. Ito din.
mahilig din ako sa itim eh, tas maliliit. Natuwa ako sa kanya. Sa Korea ko rin ata ito na ano, nabili. Yan o, oh, cute niya. Kala mo ano, Chanel. Pero passion bag, di ba? Ako, mahilig ako sa passion bag. Mas gusto ko yung walang tatak. Na ma-cutie siya. Tas pwede siyang mahaba. Di ba? Ang ganda, guys. Yan, dun ko rin to nabili sa Korea nung pangalawang punta ko. Cute niya, ganyan lang siya. Pag may party. Ito mga wallet sa Korea ko lang ito nabili. Lahat sa Korea ko lang ito nabili. Tapos, mura lang dun, guys. Minsan may sale sila. Tapos, siguro parang ano. Oh, leather siya. Tapos, ang ganda. Pilig ako sa wallet. Pero, ayun. Wala naman mga laman. Yun, pero ang cute niya, no? Yun, wala rin siyang tatak. Pero, dahil cutie siya, tapos leatherette. Hindi ko alam kung magkano nabili ko dito, pero mura. Pero kasi ang ganda niya, eh. Oh. Ito naman, ayaw ko, hindi ko na tumatandaan. Ano lang, dati nung wala pa akong mga sling bag, at yeah, minsan pag naka-short lang ako at tinatamad, hindi ko alam saan galing to, eh. So, ito, hindi ko pa rin. Simple lang siya. Pag naka-rubber shoes ka lang or something, pwede na to. At ilalagay na yung cellphone mo. Ito naman, bigay ng sister ko ata to. 9 West na wallet. Yan. Yan, diba? Ang ganda. Hindi ko rin siya nagkakamit kasi ano, binigay ng kapatid mo kaya pinetreasure mo. Ay, meron pa pala ako dito. Binigay din ng kapatid. Kailan lang. Ito, oh. Yes, ata to. Yan, ang cute din niya. Ito nga. Diba? Yan, may ganyan-ganyan. Bigay din to ng sister ko. Mga sister ko, mga mababait yun pag naalala ko. So, nagbibigay sila. Kaya lang mga, syempre, mga busy. So, yan. Yes. Ganda. Ito, kailan lang to na purchase. At, binili ito nung pinabili ata to doon sa nag-sale sa Canada ata. So, mas mura siya. Kasama nung wallet. Oh, cute din siya. So, parehong coach. Tapos yan. Ito, ang dinadala ko recently pag binibigyan tayo ng mga blessings at nakakapunta tayo sa ibang bansa. Yan, ito ang dinadala ko. Diba, ang cutie niya, ang liit lang. Ako gusto ko talaga. Kung tatanungin mo ako. Isang maliit lang. Meron akong crush, pero syempre, crush lang naman. Yung, gusto ko rin ngayon yung parang, ano, belt bag. Tapos may magandang, ano, Gucci siya. Pero syempre, pangarap ko lang naman yun. Baka naman, Gucci. Joke lang. Ganda, yun lang. Gusto ko lang i-share na. Yun yung isa sa mga gusto ko. Pero, dami na nito. So, dapat makontento na. Yan, guys. Mas sale sa Canada yung pinabili to. Tapos guys, ito yung kauna-una lang kong coach din na nabili ko sa SM. So yan, isa sa ano, bag na dito lang galing or sa SM lang nabili. So birthday ko rin ata yun. Ito yung kauna-unahan kong medyo mahal din. Pero matagal na rin siya. 4 years. So yan guys. Pinigay din to ng sister ko. Favorite ko rin to. Ano siya? Victoria's Secret. Cute niya, no? So, yan. Bait nila. Maganda advantage kapag mga sister mo eh mga babae. Pag ayaw na nila, ibibigay nila sa'yo. Tsaka, syempre, sa ibang bansa, madami mga ano naman dun. So, yan. Ang cute, no? Tapos, ito. Pinili. Nauso yung mga parang backpack. O, diba? May pa-heart pa. Si Mayora. Pinili ko rin ito sa Korea. Tapos, natuwa ako. Ano rin siya? Brandless.
Tapos, ano, pero passion bag. Ang ganda, no? Favorite ko rin to. May mo-arbor nga nito, pero di ko mabitawan kasi favorite ko to. Ang lambot pa niya. Di ba, guys? Ang cute, no? Tapos, meron pala. Ito, ano, bigay din to ng sister ko, Chloe. Ganda, no? Ito yung kapag, dati wala akong mga parang ganon, clutch, or di ko alam po anong tawag doon, na kapag merong simpleng gathering lang, or mga pa-party si May, or cute lang siya, yan. Ito, meron tong ano, ito yung, ang gusto ko talaga, eh, yung ganito, yan, yung belt bag, or body bag, batawag dito. Kasi, kaya ako nakapabili nito, so, sa Korea ko to nabili, guys, ano, nawala yung bag ko sa bus. Sa sobrang pagod ko sa kakalakad, siguro na iwan ko po ang bag ko. So, taranta ko noon kasi passport ko, credit card, pera at lahat nasa bag ko. So, syempre, nasa ibang bansa ka, anong gagawin mo? Adi, nataranta ang lola mo. So, shout out dun sa kay Korean friend ko na siya ngayon na siya ang tumulong sa amin. na brought up pa. At nabalik yung bag. Praise God. Luckily. At kadahilanan kaya ako nagkaroon ng ganito para hindi na mawala sa katawan ko. At nilalagay ko na dito yung passport ko. So, ito ang history. Kaya meron ako nito. Kaya hindi ko ito makakalimutan. Regalo to sa akin. Years. Hindi ko pa rin. Pinabilit siya sa Paris. Kasi doon kasi sa ibang bansa mas mura. Ganda, no? Hindi pa rin siya. Matagal na siya, pero ang ganda niya pa rin. Hindi ko pa rin siya masyadong nagagamit. Yan, guys. Hindi ko alam kung saan ito binili. Bigay lang to sa akin. Simple lang. Kasi nga, gusto ko ganitong kulay. Tapos, di ba ang cute niya? Again, wala siyang... Hindi ko alam mga ang pangalan niya. Ay, hindi, meron din siya. Alam ko, naging uso to eh. Tapos binili to sa akin. Ang cute, di ba? Di ba, minsan okay lang yung merong may puti ka. Sa isa to sa favorite ko. Nung nagpunta kami sa Japan. Courtesy ni Tita. Kilala na siya. Tita Mret. Yan ang binigay niya sa akin. Wala rin siyang name. Hindi ko alam kung anong name niya eh. Basta ang ganda niya. Tapos binigay siya sa akin, tita. Parang ano. Siyempre lahat naman ang sa Japan maganda doon. O yan o. Diba? Pangarang kala mo office-office-an. Ito ang pang-gym bag ko. Ito yung unang-unang binili ko na her anelo. Kailangan ko ng malabahan. Nung unang pumunta ako sa nung nakaluwag-luwag nakapasyal sa Japan. Mura lang to guys doon. 800 ba? Hindi ko alam. 1,000. Tapos dito medyo ano. Kaya maganda bumili doon kapag nakaipon kang konti. So ito yung unang-una. Ayaw ko pa nga nung una pero binili ko na rin. Leather version. Ganda din niya. Mahilig din ako sa ano. Diba o? Oh. May mga Japanese ano pa. Tapos, Hello Kitty sa, saan ba to? Disneyland? Ayan o. Cute nga. So, ito yung pinaka-latest na nung February lang ata. Ay, hindi. Tama, nung February lang. Ganda niya, no? Tapos, ano pa? Di madudumihan. Tapos, ito, bigay din to sa akin. Ko alam kung, pero ang ganda pa din. Galing din to sa Japan. Bigay lang to sa akin. So, galing dito kay tita. Ang MCN sa Japan, ang mga girl, nung ang uso doon, mga ganito. At sa Korea. So, nakita ko nga tong MCN na to ni, ano? Ano na ibig sabihin nun? Michael Cromer. Munchin? Hindi ko alam eh. Basta MCN. Maganda to guys. Ito sa isa sa pinaka medyo pricey siguro. Pero hindi naman ako bumili nito. Pinigay lang. Kaya natutuwa ako. Ganda.
babae, alam mo naman ang mga babae. Hindi naman sa materyosa tayo or materialistic or doon na lang tayo nakapokus. Or minsan sinasabi ng iba na passion statement, yun ang unang titignan kung sino ka talaga. I don't think so. Pero 'di ba, in sa mga girls or sa mga babae, minsan parang ay ang ganda naman noon. Parang ano kaya tsura ko kapag ka, wear ko 'yan. Ito yung unang-unang pinangarap ko. Na nagkaroon naman ako. At pero nabili ko siya namin siya ng free love sa Japan. Pero ewan ko, 3 or 4 na lapad. Mahal pa rin, pero tepo, at least meron ako. Hindi ko na nga masyadong asikaso kasi hindi na naman tayo lumalabas. Hindi ko na nalilinisan. Pero ang ganda niya. Ang ganda nagagamit, pinapangtakbo-takbo. At least yung hang of it na ano ko, ganda niya, guys. Na ito yung isa sa mga natuwa ako. Yan, ito yung unang-unang punta ko sa Japan. Medyo nakaluwag, nakabili nito. At ang pinaka-recent nung February, natuwa ako dito, ang ganda. Ito guys, before to end this video, ito yung huling-huling binili. Ito, ang ganda. Pearl. Ganda siya. Iba lang kasi akong ganito. Ayan, no. Para pagka doon ko rin to binili sa Japan. Ito medyo ano. Pero syempre mas halata. Ito. Ganda niya. Nakita ko doon sa paborito kong Koreana to dati. Kaya natuwa ako. Pwede siyang tanggalin. Diba? Ang cute niya. Tapos kulay pink pa. Tungtuwa ako dito. Bagong-bago. Tapos, natatanggal siya kung gusto mo nakapang formal. Kaya lang, dapat nasa aircon mga bag din natin, guys, kasi sayang naman na si Odebo. Masira eh, yung gaganda. At hindi ko na nga nakikita kaya nagdi-deform na yung nagagamit. Oo, ganyan lang oh, ang ganda niya. Ito ang isa sa, ito yung latest kong favorite. Siyempre, itong pinaka-favorite ko. Ito kahit anong suot mo, kahit na lumang-luma na. Ang ganda nito, guys. Itong mga tatlong favorite ko na nakaluwag-luwag. So, yun lang. So, I'm so happy na share ko kung ano yung aking mga bag collection na all throughout these years ay mga kasama ko na may mga pinagsamahan kami. So again guys, hindi mo kailangan magkaroon ng okay lang kung di ba given the opportunity magkaroon ka ng magagandang bag na pinangarap mo at ma-wear mo. Pero okay lang din kahit hindi. So mahalaga eh malakas tayo at walang sakit. Ganun din ang ating pamilya. So, for today's episode, salamat sa pagsama sa akin sa aking not-so-saucy bag collection. At sana nag-enjoy kayo, guys. And I hope that you will still watch all my videos. Marami pa akong naiisip. Please like, share, and subscribe. Until next time! Bye, guys!